kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping napapanahon. At syempre, kasama pa rin namin kayo upang talakay ng mga mahalagang diskusyong pangkabataan. Kaya halina't sabay-sabay na makialam dito lang sa Schoolmates! From a simple hobby to mini agribusiness, dalawang young agripreneurs na naman ang makikilala natin ngayong araw, kaya naman Schoolmates, ating alamin ang kanilang journey to reach their success. Bago marating ang kanilang tagumpay sa urban farming, talagang certified green thumbs na si Verni Beo at Camille De Peralta. Dito sa kanilang tirahan sa Taguig City, nagsimula ang kanilang hilig sa pagtatanim. Makikita rito ang samot-saring ornamental plants maging ang iba't ibang klase ng gulay. Dahil sa saganang bunga at ani ng kanilang tanim na halaman, napansin ito ng kanilang pamilya, kaibigan at kapitbahay na silang tumangkilik sa mga ito. Dito na nabuo ang ideya na magsimula sila ng kanilang munting negosyo. Ano yung mga struggles, yung pagsubok bilang ito nga ay startup business? How was the experience? Masaya siya and at the same time, challenging. Yung mga challenges po na na-encounter namin is yung mag-establish po ng market since we have to gain trust and confidence sa mga customers namin. Mm-hmm. Na kapag mapasok sa isipan nila yung lettuce, kami yung unang-una nilang babalikan. Wow! We have to conduct feasibility studies from time to time. Para malaman po namin yung flow of income in the future and at the same time yung market trend. May mga hamon at pagsubok mang dumating, they took the risk and focused on pursuing their goals. Bukod sa pagkilala at suporta ng mga taong malapit sa kanila, nakahanap din sila ng katuwang sa pamamagitan ng programa ng Department of Agriculture na Young Farmers Challenge Fund o YFCF. Camille, Verni, ito ah, paano nyo naman nalaman yung programa ng Department of Agriculture, itong Young Farmers Challenge Fund, at paano nyo natulungan itong inyong startup business? Bale, nag-search po kami sa internet, mm-hmm. And then sa Facebook po, nakita po namin yung program po ng Department of Agriculture na tinawag nilang Kabataang Agribiz. Kaya po, nagpasa po kami ng business proposal. Dahil sa asenso ng kanilang munting bukid, they ventured out to other businesses making use of their own fresh produce. Hydroponics, no, tayo po ay nagpapalaki sa tubig. So meron po tayo ditong lettuce na 2 weeks old na to. Itatanim natin siya gamit ang foam. Tatanggalin natin yung ating seedlings. Lagi nyo tatandaan ang hawak nito ay sa dahon. Dahon. Hindi pwedeng sa stem kasi masisira siya. Alright. So ito na siya, no. Kailangan nating ma-remove yung cocopit. Kasi hindi natin siya kailangan sa system natin. So ilulubog lang natin siya sa tubig, i-separate natin siya hanggang makuha na natin yung... Yan, ito na yung perfect para sa ating hydroponics. Okay. Tapos itong foam, mm-hmm. Hatiin lang natin yan. Meron na yung butas sa gitna. Itong mga ganitong klaseng foam. Mm-hmm. Tapos iipit natin ngayon yung ating halaman. So iipit lang natin yan sa gitna at nakalitaw yung... ugat sa ilalim, tapos right. Halaman sa ibabaw. Tapos kailangan lang natin itong ating mga net caps. So, net tawag caps. Dito ay net caps. Net caps. Okay. Ilulusot lang natin yung ating ugat. Tapos yan. So ready na siya pag ganito. Mm-hmm. Ibig sabihin, tama yung nagawa natin. Wala tayong na damage. Ilalagay na natin siya dito sa mga PVC pipe. Ito, no? Verni, pwedeng DIY, pero may nabibili rin. Oo, sir. Yaring. Tapos ito, ilalagay natin to mga cups yung nagawa natin dito sa butas. Alright. Tapos 20 days. 20 days. Lalaki good sa'yo. Ganun kasimple, ganun kabilis. Sa lahat po ng mga kabataan na gustong pasukin ng pagninegosyo, consider nyo po ang agriculture. Kasi napakalawak ng possibility na kayo po ay umunlad kapag agriculture ang pinili nyong pagninegosyo. Talagang walang imposible sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo as long as you have the will and the courage to leave your comfort zone and to take up the challenge. Kaya naman Schoolmates, ngayon pa lang kailangan nating magsumikap para maabot ang ating mga pangarap.
Trisha, Gina, schoolmates, itong ang Vermeil's Munting Bukid dyan banda sa may Taguig ay isa sa mga beneficiary at participants nitong Young Farmers Challenge Fund ng Department of Agriculture. So in the past episodes, schoolmates, nakita natin na ang daming natutulungan ng programang to, lalo na dun sa mga ating young agripreneurs. Yes. Nakita nyo naman guys, itong si Vernie at si Camille, di ba? Mag-jowa sila. Si Vernie nagtuturo at the same time gumagawa ng urban gardening sa kanilang bukid. So in this simple way, nagiging accessible ang urban gardening at syempre ang tinatawag nating food security. So props para kay Vernie at Camille. Right. At saka syempre, no, what we can see here is kumbaga nagsishift yung focus din, no, ng mga kabataan na kumbaga nabubuhay ulit. Ika nga yung sinasabi mo, Gab, na may mga agripreneurs because during our time, hindi masyadong, parang kumbaga, nagsustop siya as a high school project. Yes. Hindi na siya nagpo-push through as higher sources of learning, hindi na rin siya, kumbaga, na-implement as an actual idea. Right. So maganda na nakikita natin na mas maraming mga kabataan yung talagang involved sa ganitong klase ng mga ideas. Kasi again, given nga na rising commodity prices, continuous inflation, kahit pa sinasabi natin na continuous yung ano na, economic recovery. Actually, Gab, sabi nga daw sa forecast, ang GDP natin by the end of the year would have been around 7-9%. But is that enough to caution? Diba, yung inflation and rising commodity prices of about 5.3% by the end of the year. Okay. Sabi nga daw ng ADB, quoting ADB for that, no? So, yun, given na may mga ganun tayong mga angulo in the economic sense, yung mga maliliit na bagay, kagaya ng urban farming, can really help. Yeah. Diba, yung mga kabataan natin to really caution the blow din sa kanilang mga household, yun. Speaking of ine-endorse ng mga schools yung pagtatanim, di ba? Usually before nung grade school tayo, nung high school tayo, pinagdadala tayo ng seeds. Yes, mongo diba? Seeds. Mongo seeds or di kaya mga ibang seeds, let's say for example, eggplant, tomatoes, ganyan na ipa-plant natin sa mga maliliit na pots, di ba? Pero kasi ang nangyayari, Trisha and Gab, and mga ka-schoolmates natin dyan sa kanilang bahay, parang kasing nagiging for the sake of compliance lang. Rama. Dahil project namin to sa gantong subject or what. Pero yung appreciation towards doing that certain thing, parang yun yung nawawala. Tsaka, di ba, ini-endorse nga sa atin, ini-encourage tayo ng government, tayo magtanim upang tayo may makain. Tama. Yes, Bernie, at saka, na-appreciate din natin lalo kung yung hirap ng mga magsasaka natin. Yes, lalo hindi mo dapat sayangin bawat butil ng bigas or kung anumang gulay na sa hapagkainan. Yeah, di ba? Dapat appreciate natin yan, ubusin natin. It's napakahirap mula sa pag-plant, pag-aniat hanggang sa makarating yan sa mga kapagkainan natin. Tsaka galing nung hydroponics, ha? Totoo. Yung pamamaraan ng pagtatanim, napaka-basic lang nung kinakailangan at tsaka sa bakuran lang, kayang-kaya na. So, Vernie, Camille, great job! Kaya naman, schoolmates, ang mga aktibidad at proyektong gaya ng Vermeil's Munting Bukid ay isa lamang sa marami pang paraan upang ma-involve ang mga schoolmates, ang mga kabataan sa pangangalaga at pagpapahalaga sa ating kalikasan at kapaligiran. Speaking of which, sa mga kabataan, no, idinedeklara ng United Nations ang August 12 bilang International Youth Day. O, bukas na yan, guys! At ang tema ng ating selebrasyon sa taong ito ay Integrational Solidarity, Creating a World for All Ages. This theme has a goal to foster solidarity among all generations and age groups. No? So layunin nga daw nito ang ma-address ang issue of ageism, which the World Health Organization defines as the stereotypes, prejudice, and discrimination directed towards others or oneself based on age. Kaya dito naman sa Pilipinas, mayroon tayong tatlong batas to encourage youth development para maging essential and productive members of our society. Simulan natin sa Republic Act 119-13. Ito yung nagdedeklara na itinalaga ang August 12. Itinalaga ang araw bukas upang maging selebrasyon ng National Youth Day. Pag-usapan muna natin yung National Youth Day na nakakambal sa International Youth Day, no? Yep. Actually, mandato to ng lahat ng ng LGUs, ng ating Local Youth Development Council, Local Youth Development Office, ang ating mga SKs, maging ang National Youth Commission, no? So basically, ang goal naman natin dito ay magkaroon ng assembly, ma-assembly natin, magkaroon ng pagpupulong ng mga kabataan to tackle the most
relevant issues that our country is facing, no? Kagaya ng usapin ng ano, usapin ng ekonomiya, usapin ng edukasyon, usapin ng health. So yung mga example na activities na ginagawa dyan, Tricia, Gina, na pwede rin gaya ng ating mga schoolmates, ha? Syempre, leadership trainings, seminars, quiz bees, mga inter-school competition na pwedeng gawin, no? Online man o offline. Right, and right. Siguro ito ay pagpapaalala ng kahalagahan ng youth empowerment sa ating mga lokal na barangay. Pero Gab and Gina, no, napaka-specific yung tinatackle nilang issue this year ay more on ageism. Bakit ageism? Kasi di ba parang sinasabi natin ng mga bilang kabataan, parang merong division among us na parang merong pinakabata, mas bata, then yung mga medyo mas matatanda sa mga kabataan. But then, it more encourages us na to look beyond age, and hindi yan sa tanda, ah. Sa pinagkatandaan din yun, di ba? Sa maturity, dapat, no, na talagang hinahamig mo dapat yung mga kabataan to think for themselves, di ba? At saka, what's the point din naman of all the activities that we're doing, yung mga webinars na ginagawa natin? Yeah. Forums and assemblies na nililid ng mga SKs natin or whatever organization or institution there may be kung hindi naman natin ito dinadala outside of the online platforms that we're all currently talking to ourselves to, di ba? Kasi parang in the age we're in, social media ay yung pinaka-fastest way to communicate. Ganun mo nga ba talaga na-apply kung ano yung natututunan natin sa mga ganitong seminars in the real world? Yeah. So parang it also bridges the gap of in terms of age, sino man yung mga techie, sino man yung hindi. So dapat nagsisimula rin yun sa mga kabataan, which I think is very relevant dun sa naging theme this year. And it sends a message na we are never too young or never too old right? To lead, to be active in our communities, and to be part of the solution. And it also reminds us na ang pag-empower sa mga kabataan ay hindi lang para sa mga bata. Di ba? Hindi lang para sa youth. It's a shared responsibility nating lahat. At hindi siya dapat inaasa lamang sa mga kabataan. Kasi di ba laging sinasabi na the problems of today is the problems of the future of tomorrow. So kasi ka laging sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi siya dapat parang catchphrase lamang natin. Dapat isinasa puso natin yun, no? Across all the activities that we are currently doing, mapa-International Youth Day man yan or hindi. Dapat yun ang goal natin sa lahat ng ginagawa. Kaya nga, in line with the celebration of the National Youth Day, in-urge ang National Youth Commission, CHED, Department of Education, and TESDA na magsagawa ng mga career path. Usapin SDGs. Pa itong, Sustainable Development Goals, tama, Tricia, preservation of the environment, gender equality, and most of all, lalo na tumaas ang mental health issues ngayong pandemic, yun dapat daw ang maging areas of focus sa celebration natin for tomorrow. Right. Ito naman, usapin nga talento at hulma ng pagiging leader ng ating mga kabataan na ipasa na rin dalawang batas, ha? Ang Republic Act 11915 o yung tinatawag nating National Music Competitions for Young Artists. Ito yung NAMCYA. At yung RA 11910 o yung Annual Summer Youth Camps Program. Para nga pa rin na dun sa tinatawag nating social responsibility, active citizenship at yung leadership ng ating mga kabataan. No? Bukod dyan, meron ding research, documentation at publication ng Philippine music industry. Yes. So ito ay para sa general public at sa ating mga paaralan. At yung summer camp, okay din siya. Actually, yung RA 11910, oo, diba? Dapat youth nga, camps. Integrated na siya sa lahat ng SKs, eh. Diba, Gina, SK ka rin. Dapat kasama na siya, eh. Dapat ini-implement na to ng SK Reform Act, pero okay na rin para at least magkaroon ng ngipin yung implementation niya. Tama, tama. At saka syempre, it's more of like, kailangan natin din, kumbaga yung sinabi mo na ngipin nga siya, no? Kasi kumbaga kung hindi natin siya i-implement, what's the point din na nandito tong batas na to? So sana gawin siya across all LGUs, lahat ng mga SKs, magkaroon ng idea using this, itong mga dinikta ng ating RAs para talaga namang maging holistic yung approach natin bilang mga kabataan dun sa pinagdiriwang natin this year. Kasi kumbaga, ang connotation parati, di ba pag SK, ang sinasabi daw lagi ng pageant. Which could also be good in one sense because it's also developing, kumbaga personal development, ika nga, no? But there are many ways pa rin na mahuhubog natin yung kaisipan ng mga kabataan or specifically towards their goals, yung mga career paths na nabanggit nyo kanina, mental health issues, SDG. So di siya dapat parang sa school lamang ginagawa. Even among the local units, dapat talaga isinasagawa din natin siya. Yeah.
Tsaka diba, sabi nga nila, ang maganda din sa Republic Act 11910, annual na ang Summer Youth Camp. Yes. So, mas mapopromote natin or as a kabataan, mas mapopromote natin or magkakaroon tayo ng social responsibility, patriotism, service to others, and most of all, madadevelop ang ating leadership skills. Pero yes, dugtungan lang natin, these are promising laws, lalo na yung pangalawang kakapasa lang na batas, no? Ang problema natin dito, schoolmates, bantayan natin yung implementation. Right. Dapat alam natin yung batas, alam natin yung karapatan natin, yung sisingilin natin sa bawat lugar natin, no? Implementation at sana mapunta sa mga eligible na beneficiaries natin. Right. At maihabol yan bago ulit mapalitan yung mga SKs natin. Yeah. Sa December. This year, di ba? Mm-hmm. So sana maihabol din natin yan para talaga namang fruitful yung kumbaga naging leadership din or yung kumbaga the time that they led their local units. Pero syempre gusto ko yung sinabi ni Gina kanina, as a kabataan. So Gen Z. As a kabataan, yes. Oh yan, guys, umpisa pa lang yan, kaya naman kapit lang dahil magbabalik pa ang Schoolmates. Schoolmates, taon-taon ay nagsasagawa ang mga paaralan ng isang aktibidad. Hudyat ng pagsisimula ng klase at muling pagbabalik ng mga estudyante sa kani-kanilang paaralan. Ito ang Brigada Eskwela. Kaya naman ngayon ay nasa Melencio M. Castelo Elementary School tayo upang saksihan at makibahagi sa kanilang Brigada Eskwela. Let's go! Naman ay kasama natin ang ama ng Melencio M. Castelo Elementary School, ang kanilang principal, si Dr. Alan P. Saure. So, first and foremost, sir, ano po ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganitong aktibidad sa isang paaralan? Ito po yung hudyat para sa aming kaguruhan, mga stakeholders, upang sa ganun masimulan yung paghahanda para sa August 22 classes. Kaya merong Brigada Eskwela na tinatawag natin na kung saan lahat po ng mga stakeholders, mga guro, mga magulang, mga PTA officers, mga SGC officers, at iba pa hong mga tumutulong sa eskwelahan kagaya po ng barangay at dito po mga local government units. Sila po kami masaya na nagkaroon po ng parade upang sa ganun magkaroon ng kick-off na hudyat na pagsisimula ng preparasyon ng Melencio Castelo para sa nalalapit na pasukan. Ngayon si Sir Randy Cunanan, ang Area Coordinator ng Office of the Vice Mayor. Nice naman po sana namin malaman ngayon kung meron po ba kayong mga bagay na sa loob ng paaralan na mas dapat pagtuunan ng pansin upang mas maging komportable po at ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante natin sa eskwela. Air conditioning system, dapat gumagana yan. Yung ating mga ventilador, yung ating mga ceiling fan, ganyan. Dapat ang ating mga blackboard, baka sira na. Kailangan i-repair na yan. Paano naman mag-aaral ng maayos ang mga bata. So marami talagang problema ang pagsisimula ng pasok. Malamang ang mga upuan natin, marami dyan, may diferensya na. So kailangan i-repair. Blackboard, mga gamit, malamang ang mga teachers, marami rin iaayos dito sa pilahan natin. And then yung mga plants natin, yung ating garden na pinagkukunan ng oxygen ng mga bata para maging maganda yung kanilang environment. So dapat talaga pagtulong-tulungan na ayusin ito lahat para sa kinabukasan ng mga bata. At ngayon naman, schoolmates, kasama naman natin ang President ng Students, Parents, Teachers Association ng Melencio M. Castelo Elementary School na si Miss Nancy Ala. Kaugnay po sa tema ngayon ng Brigada Eskwela 2022 na Tugon sa Hamon, Ligtas na Balik Eskwela. Nais ko po sanang tanungin kung bakit po kayo sumali sa ganitong aktibidad ng paaralan. Taon-taon po ba talaga kayo nagpa-participate? Part po kami sa stakeholder ng school. Malaki po yung papel sa school para po sa improvement po sa school, para din po sa aming mga anak, at para din po makatulong kami sa mga teachers namin. Ngayong Brigada Eskwela po, ma'am, ano po yung mga focus ninyong area na maayos or malinis? Classroom. Then, lalo na po sa CR. Sa pag-aayos po ng
mga fasilidad. Yung mga chairs po, inaayos, pinapaganda po, nagre-repaint po kami. Para naman po, yung mga bata po ay ma-encourage na pumasok sa school kasi maganda po yung school nila, maganda po yung classroom at saka sa kapaligiran. Maging ligtas din po sila, lalo na ngayon na may nagbabanta pa rin ng COVID-19. Kaya kailangan pong maging malinis pong ating paral para maging ligtas po ang mga ang mag-aaral po. Ngayon naman ay nandito tayo sa Doña Juana Elementary School, Barangay Holy Spirit, Quezon City, para naman sa ating Day 2 ng Brigada Eskwela. Tara, schoolmates! Ngayong araw ay kasama ko ang ama o ang principal ng Doña Juana Elementary School na si Dr. Jerry Isip. Ano po ba yung mga areas na focus nyong malinis or maayos po ngayon sa inyong paaralan? May mga napansin po ba kayong dapat pagtuunan ng pansin? Let's say for example, sir, lalo na ngayon na pandemya pa rin tayo, ano po ba yung mga health and safety protocols para ma-ensure natin na mas ligtas at komportable ang mga mag-aaral natin ngayong pasukan? Okay, sa ngayon po kami ay naghahanda para sa darating na August 22, opening of classes, na kung saan magkakaroon tayo ng face-to-face. Paghahanda po ay napakahalaga ngayon dahil inaayos natin yung mga classroom kasi titiyakin natin na ligtas ang mga estudyante at guro at iba pang mga tao na kasama sa ating paaralan. Dahil kung makikita natin ligtas ang classroom natin, kaya kailangan malinis, maayos at ma-disinfect ang bawat sulok ng ating mga classrooms. Nang sa ganon, ang mga bata ay hindi magkaroon ng anumang sakit dulot ng COVID. Tama nga naman, dapat hindi malagay sa alanganin ang health ng ating mga kabataan. Last question na lang, sir, or actually ito ay hingan ko lang po kayo ng message o maikling mensahe para po sa mga volunteers, sa mga magulang, sa inyong mga teachers na para po mas lalo silang ma-involve, makilahok sa Brigada Eskwela. Sa lahat po ng aking mga kaguruan, talagang ako naman ay natutuwa dahil nagkaroon ako ng napakababait, masisipag na mga guro ng paaralang Doña Juana. Ang hinihiling ko po sana sa ating mga kabarangay, sa ating mga magulang, sa lahat ng mga responsableng mga kabataan na tumulong sa ating Brigada Eskwela para lalo nating makamit ang ating tagumpay para sa darating na opening of classes comes August 22, 2022. Ayan, schoolmates! Ang Brigada Eskwela ay isang aktibidad ng mga paaralan na nagpapakita ng bayanihan ng isang komunidad. Sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga guro at ng mga magulang, they join hands in making the schools a better and safer place for their children and for their students. Lalo na ngayong panahon ng pandemya na kailangan nating magdoble ingat upang makaiwas sa kahit anumang uri ng sakit at kapahamakan. This activity shows love and care of the community towards our future generation. Kaya naman, schoolmates, hinihikayat ko kayo na makibahagi, makiisa at sumali sa mga ganitong aktibidad ng mga paaralan para naman tayo makatulong sa ating komunidad. Yun lamang, mga schoolmates, at sa susunod na Brigada Eskwela. Ayan, Gabby and Tricia, back to school na naman ang ating mga mag-aaral. Naghahanda na rin yung mga kabataan natin para sa nalalapit na pagpasok ng panibagong school year. And in line with that, napunta nga ako sa Melencio M. Castelo Elementary School at Doña Juana Elementary School sa Holy Spirit at sa bandang Payatas. Mm-hmm. So, sobrang nakakatuwa. Kasi, plus excited din yung mga magulang, yung mga teachers. Kasi nga, ilang taon tayong natenga sa ating mga kanya-kanyang bahay. Though, syempre, kailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat, nakakatakot pa rin naman. Ayun, isang fruitful siya na Brigada Eskwela kasi I believe na na-kick off na nila. Day one pa lang yun eh. Usually, yung Brigada Eskwela is a week-long activity or weeks. It may take a few weeks pa. So, nag-interview ako ng mga parents, ng mga teachers, ng mga school head, na kung paano nila isasagawa yung mga bagay or mga new adjustments patungkol sa pagpasok nga ng mga bata sa paaralan. Kasi syempre, we all wanted
for them to have a quality education na hindi nako-compromise yung health nila, right? Pero dun sa mga na-interview mo ba, Gina, parang lumabas ba yung concerns ng mga, specifically mga magulang? Eh? We all know na right now with the Centauri na variant na napakabilis nga daw kumalat. Yeah. Do you think that being back to school, no matter how excited we are, it's still a concern? May mga reservations ba tayo mga narinig from mga students or at least yung mga parents na nakisama nung Saka may first Venezuela. Transmission na ng monkeypox. Yeah. Actually, isa yan sa mga na-mention ng mga parents tsaka ng mga school head. Kasi nga, may monkeypox na. And then, most of the targeted na people ay children nga, di ba? Right. So, ang concern, isa sa mga concern na binring up nila sa amin ay yung sana merong enough na funds ang government to to support yung pagbaback to school ng ating mga estudyante, ng ating mga ka-schoolmates. Regarding sa, let's say for example, provision ng face masks, provision ng disinfectants, alcohol and everything na essentially would be needed para sa para sa ikakaligtas at ikakakomportable ng ating mga schoolmates. Right. Pero yung pagbisita ni Gina, masasabi ko lang, pait ng trahedya at pandemya, pero tamis ng kawang gawa. Oo, bayanihan talaga. Oo, bayanihan. Buhay na buhay ang bayanihan sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Oo, na makabalik din yung mga anak nila. Diba? Kumbaga kasi, ito, medyo naririnig natin from mga parents usually, na talagang yung kanilang mga anak ay nagsimulang mag-school nung time ng kumbaga ng blended learning. Sabi nila ang nahirapan daw ang kanilang mga anak is more on the social skills, which maibabalik na natin given na magfe-face to face na. But of course a reminder lang din, no, yung current na sinasabing recommendation is that 5 days lamang daw na slow introduction, ika nga daw, ng modality of face-to-face learning. Okay. So, hindi pa naman siya totally papasok. Pero it's still an option for parents also since may mga concerns nga tayo na lumalabas given the pandemic, the ongoing pandemic, and syempre yung monkeypox. Ang bali ang mangyayari, Gina, ay hybrid ang pagpasok, hybrid. No? Yung blended learning modality pa rin. Pero may nabalitaan ako para naman dun sa... tumaas din kasi yung cases ng mga OSYs eh. So, may ino-offer ang DepEd na tinatawag na formal tsaka informal learning. Yung formal, sa 5 araw, isang beses lang sila papasok, schoolmates. Ha? Yung informal naman, pwede silang pumunta sa alternatives kagaya ng ALS o yung alternative learning system. So, depende sa kaalaman ng estudyante dun sa resulta ng exam, pwede na siyang mabigyan ng diploma. So, we encourage yung mga OSYs, yung mga nagpahinga muna sa pag-aaral dahil nga sa pandemic, bumalik tayo kasi merong mga programang nakahanda na pwedeng umalalay sa pagbabalik niya sa pag-aaral. Exactly. Oh. At nakakalungkot lang din na kasi isa sa mga existing na problems pre-pandemic pa lang ay yung kakulangan sa supplies, school supplies sa classroom. Kasi nung pumunta ako sa isa sa mga elementary schools, nakikita ko yung ibang classrooms nila, hati pa din. So isa yun sa mga main concerns ng mga teachers na talaga sana ma-develop yung kanilang place, mabigyan sila ng pondo. Nang sa gayon, maging mas conducive for the students yung learning place nila, especially we still need physical distancing, social distancing. Eh kung maliit yung classroom, ilan na lang yung capacity noon, right? Diba? And may may glide path pa naman sinusunod ngayon ang DepEd, no? So parang meron pa ring option for blended learning until October 31st. And then by November 2 doon na talaga fully magta-transition on face-to-face classes. So sana medyo hindi man totally mawala, mabawasan yung mga ganitong concerns specifically ng mga magulang para sa safety din ng kanilang mga anak. Again, aside from the system in place, sana we make sure na ma-provide yung resources, yung devices, internet connection, supplies. Katulad ngayon, di ba, may inflation, may problema tayo sa ating ekonomiya.
alalayan natin yung mga estudyante bukod dun sa sistema. Totoo. Yung mga kinakailangan nila, yan, transportation, para makapag-aral sila ng mabuti. Ayan kaya naman mga mommies at mga schoolmates namin dyan sa mga bahay, alam kong very excited na kayo dahil pagbabalik na ng mga estudyante sa kanilang paaralan. And also, we would like to acknowledge the efforts of the volunteers of the NGOs na tumulong sa ating Brigada Eskwela dyan sa mga napuntahan naming school. Saludo kami sa inyo. Kaya naman schoolmates, inyong abangan ang susunod na talakayan sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates! So, napag-usapan nga natin kanina ang selebrasyon ng International Youth Day bukas. And in connection to that, ASEAN Month is also celebrated this month of August. Ngayong linggo rin, ginugunita ang ASEAN Youth Week na sinimula noong August 6 hanggang August 13. Para malaman ang ilang kaganapan sa selebrasyon ng ASEAN Youth Week, panoorin po natin ito. The ASEAN Youth Week is centered around our four core pillars, which is democratic engagement, climate alliance, global citizenship education, and community building and well-being. This opening day is actually full of a lot of fun events. There will be raffles, there will be live performances, a lot of renowned speakers that will be tackling policy-making issues and social issues. And there will also be a ton of booths that will be selling local products. Naniniwala ako lagi na nasa pinakamalalaking nating hugot na hanap ang ating advokasya. Kaya ang goal ng ASEAN Youth Advocates Network is to really find where they are. Hahanapin natin kung saan sila mahilig. Whether laro yan, whether esports, whether e-games, whether talagang mahilig na sila magboluntaryo. Hahanapin natin, based on the English saying, no, to make ends meet, yun yung ating goal. Kaya namin napapalaki ang advocacy ng ASEAN Youth Advocates Network kasi naniniwala kami sa bawat kabataang Pinoy at hahanapin natin kung nasaan sila para mabigyan sila ng pagkakataon na maging isang makabuluhang voluntaryo at membro ng bansang Pilipinas. The goal is really for them to become active citizens, diba? That is the vision of the ASEAN Youth Advocates Network. Actually, nagsimula yan sa Pilipinas. Bago naging ASEAN ng aming organisasyon, nagsimula siya sa Youth Advocates for the Philippines. Dahil naniwala ang ating komunidad labas ng bansa, ay napalaki natin ito. And dahil sa digital transformation na present ngayon, kailangan rin nila maging active and responsible citizens, hindi lamang sa labas, pero sa social media na rin. Dapat tama ang intensyon, dapat mulat sa fake news o disinformation, at iba't iba pang mga soft skills para talagang makabuluhan at talagang handa na sila sa 21st century na development na nangyayari sa ating mundo ngayon. Through this delegations, through these activities, the youth are being more involved in the society. It is essential to advocate also in the social media because a lot of people right now are using social media, and through this, I can advocate the youth, the ASEAN, through different platforms. Sa lahat ng kabataang Pilipino na nanonood ngayon, iniimbitahan ko kayo na maging parte ng ASEAN Youth Advocates Network. We believe that you should make advocacy as a lifestyle. Nasa inyong pinakamalalaking hugot, makukuha ang inyong passion para magbigay ng serbisyo, hindi lamang para sa sarili, pero sa ating kapwa kababayan na nakakatulong sa ating bansa. Gina and Gab, napakahaba din from August 6 to 13 yung naganap na ASEAN Youth Week. Mm-hmm. And it's still ongoing pa rin naman because the whole month of August nga daw is the ASEAN Youth. Actually, the entire year nga daw ng 2022 ay dineclare bilang Year of ASEAN Youth. Alright. Pero no August 8, a specific highlight no na naganap was the ASEAN Act, yung Addressing Challenges Together. So, medyo tie-up siya, di ba? Kasi International Youth Day yung napag-usapan natin kanina. Kumbaga, it's nice to know na it's always hand-in-hand. Whatever's happening internationally, we also have a specific core focus for ASEAN Youth. Kasi Philippine iba rin, context na totoo. Na. Kasi iba yung global economy, iba yung pinagdadaanan ng mga kabataan globally into specific focus areas. For example, ASEAN in particular, our economy is
bloated at the moment because of the near inflation. But then, we also noticed na medyo nagiging powerhouse yung ASEAN right now in terms of digitalization, technology, di ba? No? Which is actually one of the core focuses din niya daw ng youth development. Na isinasagawa this 21st century. Kayo, Gab and Gina, do you think na parang having a lot of activities such as this really is integral for us? Yeah, ako, I think, kasi iba ang usapin ng nasyonal sa pagiging global citizen. Mm-hmm, mm-hmm. So it's another platform as well to recognize the youth's potential and also their active role in addressing the most relevant issues our country and other countries are facing as well. Lalo ngayon, yung problema sa Taiwan at sa China. Yes. Diba? Yung usapin ng Ukraine, Russia. Maganda rin na panibagong platform ang pagkakaiba lang, ang mga delegates ay nanggagaling sa iba't ibang paniniwala, iba't ibang kultura, iba't ibang perspectives where we can share or exchange our ideas, our plans, and at the same time, maka-foster tayo ng isang unified na solution. Totoo. Kaya nga, magkakaroon tayo ng soon-to-be-published na ASEAN Work Plan on Youth 2021 to 2025. So, I think it's integral, both local and international. Right. Pero, yun nga, like what I've said earlier, sana tamang implementasyon lang. Totoo. But, and also, I believe that this aims to encourage us to promote our culture and magkaroon tayo ng ASEAN identity, di ba? Kasi isa lang sa mga napansin ko this past few days, ang mga content sa mga social media platforms, let's say for example, especially TikTok, Facebook videos, andyan yung mga may mga content na naka-hijab sila, pero hindi naman nakasuot ng maayos na damit. Mm-hmm. So, nagkakaroon ng, what do you call this? Ambiguity, no? Cultural misappropriation. Ba? Tama ang misappropriation. Yun ang term eh. So, we wanted to build and respect the culture, the diversified cultures of each country, di ba? And also, to enrich. Para naman magkaroon tayo ng, sabi nga nila, sa atin, bilang Pilipino, kailangan natin pagyamanin yung kultura natin. Kasi kung walang kultura, walang tao. Totoo. At ang kultura sumasalamin sa ating bansa, sa mga pinagdaanan natin. And it's very important for us na, yun nga, sabi ni Gab kanina, to have an active role in participating in sa mga events na ganito. And I think it's, I agree with what you both said, no? And yung specific highlight nga daw of the 21st century is creating digitally innovative and at the same time, parang empowered leaders, ASEAN leaders. Mm-hmm. Kasi when you mentioned culture kanina, we know na diversified ang culture. But at the same time, how do we create leaders who are respectful and acknowledging these differences and really use these differences to create solutions that are tailor-fit sa mga kabataan na nasa kani-kanilang lugar. Mm-hmm. Pwede kasing yung iniisip natin na solusyon sa isang problema ay hindi maaaring maging applicable sa ibang mga kabataan na nasa ibang kultura. And it's also a good way for us to have a different view or a perspective. Ano nga ba ang problema sa ibang lugar? Mm-hmm. Maaaring meron tayong matutunan from them na pwede nating i-apply to ourselves. And ano nga ba yung hindi na natin dapat pamarisan para hindi na maulit sa mga kabataan na, kumbaga, still in that experimental stage, no? And I really get what you meant na yung social media has a huge impact on how you view culture. Kasi maaaring kung ano yung inilalabas natin regarding sa ating mga sarili, sa kultura na sumasalamin or sinasalamin natin, maaaring yun yung maging perception globally. Mm-hmm. And could also have an impact on how Filipinos per se, or specifically, are being treated in other countries, di ba? So that could be a discussion that can be put on the table sa mga ASEAN leaders. Yeah. Ang gusto lang natin lumapat sa grassroots, di ba? Yes. Hindi lang matapos dun sa delegasyon. Yes. Pero basically, lahat ng aktibidad na to, schoolmates, ay pagpapaalala sa atin ang importansya ng youth empowerment. Eh. Totoo. Yan naman ang gusto natin palagi, schoolmates, ang magkaroon ng makabuluhang talakayan, pag-uusap, pagpapalit ng ideya kung paano pa natin mas mapapabuti ng ating bansa at matulungan pa ang iba't ibang bansa. No? And, more than ever, I think it's always the right time to promote and to focus on youth empowerment and development. Yes. No? It's time for us to hone future leaders and at the same time to make sure na yung mga kabataan natin ay lalaking productive citizens ng ating bansa. Right.
And of course, Gina, I think may gusto kang sabihin kanina about no, that. No, na-wrap up naman na ni Gab. Siguro a few reminder lang, few reminders lang sa ating mga kabataan, sa ating mga schoolmates na lagi nating tandaan na dapat tayo'y maging responsable sa kung ano man yung ipopost natin sa social media, kung ano man yung mga pinag-aaralan natin. It really takes time for you guys to keep researching, to keep studying, and to keep encouraging other people, especially yung mga future nyo pang generations din, yung mga mas bata, na it's very important to participate in events na talagang makakatulong hindi lamang sa sarili mo, kundi pati sa ating komunidad, sa ating bansa, and internationally. Yes. And Gina, di ba nabanggit mo kanina na it's dapat nasa role ng mga kabataan na maging responsable, na hamigin yung mga kapwa nila kabataan. Hindi lamang dapat kapal-kabataan. Again, it's AGSM. So dapat across all ages ay isinishare natin kung ano man yung natututunan natin. At we monitor each other, we hold each other accountable for whatever we are learning and whatever we plan to educate others. Kaya naman, with that, sabad sa pin, sabad issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka!